Kaya dyan sa babaeng punggok na naban sa TikTok, ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun? Sharon Cuneta, kaya pupunta ng US. Dahil nga, bakit yun pa siya nagpabakuna? Meron naman dito. Doon sa mga nagsasabi na bakit daw maraming mahirap naman sa Pilipinas, ba't hindi ko raw ampunin? Bakit daw si Miss Myanmar pa? Excuse me. Kapag ang asawa ay masaya, pwedeng dumalawa. Ha? Kasal na si Miss Mexico? So, anong pakialam natin? Kaloka naman yung ibang tao. Memala. Hello mga ka-update! Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O. Si Kodi Dia. Ang mga ba? Ang lagi nang inihilig sa amin. Chika mo na! Dali! Hindi na nawala sa likod si Jen. Kasi sa outdoor tayo. Ikaw talaga nga, like ka lang ang kapalit niyan, ha? Mag-umun na sa mga layong panayusal na tayo na yan. Nasundan pa tayo, ha? Diba? Masundan din kaya tayo dito, Loy? Nino? Ng babaeng punggo. Ayan, Diyos ko. Oy! Maraming nalungkot. Bakit? Charot! Malalungkot na tuwan. Kasi nga, naban sa TikTok ang babaeng punggok. Ayun na. Kasi nga, ang dami niya ng community violations. At saka talagang ano na, nagwagi ang people versus... People of the Philippines versus babaeng diba? Pero syempre, alam mo naman, Loy, kahit naman ako maban, makakagawa rin ako ng paraan. Sabi nga niya, diba? Kung binansya, kumbaga na persona non grato siya sa Iloilo, na sinabi ng iba na bakit sa Iloilo lang, parang inokray niya yung ating pambato na si Rabia. Ba't hindi buong Pilipinas daw? Ba't hindi nga daw sa TikTok tsaka sa FB? Ayan na. Nag-agi na yung mga nag-report sa kanya sa TikTok. Hintayin naman natin yung FB. Pero sabi niya, di ba, masyoray si ate. Sabi niya, ay, been there. Done that. Parang ganyan. Parang minamanilang niya yan. Oh, kasi nawala na daw siya dati pero nakabalik siya. Kaya nga, yun nga yung dahilan din natin, Loy. Kahit naman ako, gagawin ko, magkikreate ako ng bagong account. So, ganun lang din naman ang gagawin niya. Siyempre, di sasabihin naman ng mga netizen, ganun din naman din ang gagawin namin. I-report namin siya. Pag may violation siya. Kasi talaga sa totoo lang, sa karamihan talaga, isa siyang toxic. Nag-fed up na talaga sila, no? Nai-stress sila. Parang ganyan ba? Ganyan? Pag na-stress mo? Hindi, hindi ako na-stress sa kanya. Hello? diba? Eh, na, ano sa tingin mo? Kung gagawa siya ng bagong account, anong bagay na pangalan sa new account niya? Nako, alam mo matatalino dyan ang mga netizens, lalo na yung mga nanonood sa atin. Ba't hindi kaya sila mag-comment below? Ay, maganda yan! So, pag bumalik siya ng TikTok, ano yung pwede niyang ipangalan? Account name niya. Sige po, babasahin natin yung mga comments nila. Diba? Tapos, asin na natin kung sino makaka-create ng bonggang-bonggang username. Yes! Diba? Ikaw, may naisip ka ba? Ang giveaway naman masyado ng babaeng P. Ako naman naisip ko, Jamfa. Ay, bakit? Jamfa. Jamfa. Ako, Jumpy. Jumpy Madrigal. Ikaw ba may naisip ka? Awa? Taray, hanit ka! Jumpy. Sa kuryente? Hindi. Gusto ko siya makuryente. Alam mo, lupit mo. Oo nga. Diba? Nakabangan natin na ito. Anyway, alam mo, free pa naman huli ang lahat para magbago. Diba? Yes. Hindi naman natin sinasabi, Loy, na napaka-perfect natin. Diba? Pero hindi naman tayo yung tipong parang nakakairita na every time makikita tayo ng mga tao. Hindi naman tayo ganun, hindi ba? Kung siya ganoon, meron pang pagkakataon, meron pang panahon para magbago. Pag nagbago na yan, alam mo kung anong pwede kong gawin? Tatawagin ko na siya sa pangalan niya. Yun ang magiging hadyat. Ibig sabihin, nagbago na siya. Lahat naman ng tao sa mundo, pag nagkamali, may chance magbago. Diba? Parang tayo din, pag nagkakamali tayo, sorry din tayo. Ganon. Kailangan po na itatama yung mga mali. At syempre, importante na
tinatanggap natin yung pagkakamali. Diba? Oh, ganun din naman. Pag meron din kayo napansin sa amin, ha? Opo. Huwag lang yung super okay na parang wala na sa lugar. Opo. O, binablock po namin. Marunong din ako mag-block. Dito, pareho kami nga. Block mo yung mga ayaw sa atin. Kasi pag ayaw sa atin, hindi naman natin ipipilit sarili natin, di ba? So, ganun din si Lola mo. Kaya dyan sa babaeng punggok na naban sa TikTok, ah, ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Ano 'yon? Keber ko sa iyo. Diba? Ano masasabi mo, Jex? Oo nga, tama ka. Ay. Miss Jacqueline Gasabelga. Miss Jacqueline Rosu kaysa Gasabelga. Sinasabi ng iba, toxic daw ako. Ang sasabihin ko naman, ano 'yon? Anyway, sabi mo sa'yo, tama ako, Loy. Ha? Tama ako. Madalas naman kesa minsan, tama ka na eh. Tama palagi ako, kang tama. Sabi ko, diba? Si Sharon Cuneta, kaya pupunta ng US. Eh, dahil nga... Diba? Tama ako, magpapabakuna si Mega. Naturukan. Oo, naturukan na si Mega. Eh, ay tumaas yung mga kilay ng iba. Bakit? Sabi nila, bakit din pa siya nagpabakuna? Meron naman dito, Sharon Cuneta. Oh, mas oray. Ano naman pakialam natin, pamasahe ba natin ang nalagas? Lumakas ba tayo sa pinamasahe ni Sharon? Oo nga. Diba? Pera niya yon, tsaka choice niya yon, diba? Sino tayo para pigilan siya? Diba? Kung ayaw niya ng Chinese vaccine, yes. Diba? Gusto niya yon. Katawan naman niya yon, hindi naman natin katawan. Diba? So, anong pakialam natin? Kaloka naman yung ibang tao. Mema lang. Diba sabi mo na, baka rin ano, gusto rin magbakasyon ni Ate Shawi, kaya din siya nagpunta ng States. Exactly! Gusto lang niya magmuni-muni. Diba? Kaya, diba? Diyos ko, hayaan na natin. Ang importante, maraming natuwa dahil nabakunahan na ang megastar Sharon Cuneta. Yes. At diba? Nasagot na rin yung gumugulo sa isip nila kung saan ba nagpunta at ba't umalis si Ate Shawi. Correct, diba? U.S. U.S., yes. U.S., oo. Kaya, yon. So, anyway, U.S. Pero, si Myanmar. Ay! Si Miss Myanmar. Gustong kupinik mokwang. Ay, oo. Kasi nga daw, di ba, parang may warrant of arrest si Myanmar dahil dun sa ginawa niya nung... Naging outspoken siya. Yung ginawa niyang, ano, mga actions nung Miss Universe na ano, pray for Myanmar, tapos sinasabi niya kung anong nangyari sa Myanmar. Na parang nalagas yung mga taga Myanmar because of the military. Parang binibintang niya sa military. Kaya nga, di ba, Nay, after daw ng Florida, meron ng mga threats sa buhay din ni, ni Miss Myanmar, pati ng family niya. Kaya ang dami nagkaklamor na, uy, sino ba, paano ba tutulungan? Sino pwedeng tumulong kay Miss Myanmar? O, ang daming gustong kumukup naman, in fairness. Sa si Poki. Oo, si Poko ngayon nagpahayag na welcome siya sa bahay ni Pokwang. Diba? Kaya nga tinanong ko ulit si Pokwang kung totoong sinabi niya yun. Pokwang, anong masasabi mo doon? Itchi ka muna! Dali! Hi, Miss Myanmar. My name is Pokwang and I'm from Philippines. And normally, I don't do makeup when I don't have a taping or shooting. I just, you know, and I hate putting eyebrows. So this is not normal for me. And seriously, I'm a fan of a woman like you who are very courageous and who stand for what's right for her country. And I just want you to know I'm a huge fan of you because you're very strong and very powerful. Again, you're very courageous. I like that. And of course, I just want you to know you have a friend here in Philippines. I'm willing to open my house, my humble home for you. If you want to visit us and be a good friend. I just want you to know and my family is very proud of you. Dun sa mga nagsasabi na bakit daw maraming mahirap naman sa Pilipinas, ba't hindi ko raw ampunin? Bakit daw si Miss Myanmar pa? Excuse me, kung talagang followers ko kayo, legit ko kayong fan, alam niyo kung anong ginagawa kong pagtulong. At hindi ko naiisa-isahin yun. Ang importante, alam ni God kung anong ginagawa ko. Hindi yung mga naka-data lang na makapag-comment. Okay?
kalma. And Miss Myanmar, again back to you. I just want you to know na I'm very very proud of you and always praying for your for you and for your family. Stay safe and God bless you and protect you. And God bless your country, of course. God bless Myanmar. Oh, di ba? Ang bait talaga ni Ate Popo. Yes, pero syempre, ganun pa man, Loy, ang gusto pa rin niyang manalo sana yun si Miss Rabia. Mm. So may message siya kay Miss Rabia. Mm-hmm. Oo, eto naman. Rabia Palanga, kapwa Ilongga. Hindi lang ako marunong mag-Ilongga kasi sa Antipolo na ako lumaki. My family is from Zaraga. My tata is from Zaraga. And my nanay naman is from Baez, Negros. Gusto ko malaman mo, hindi man natin nakuha ang crown. Winner na winner ka naman sa puso ng bawat Pilipino. At lalong-lalo na, syempre na mga nagmamahal sa iyo. Yung mga tunay mong kaibigan, yung pamilya mo. At ang importante, safe ka lagi at makarating ka ng safe dito sa ating bansa. Huwag mo nang iniintindi yung mga kung ano mga hinahanas, no? Alam mo naman yung mga ganyang tao, madilim ang buhay. So ang importante, you bring sunshine in every Filipinos who watch you, who supported you. Yun ang importante doon. Yun lang. And maganda ba sa Pilipina? Lahat tayo maganda. Yung mga nakalaban ng mga Latina, makikita mo nga yan sa mga mukha nila dito sa mga artista natin dito. Wag lang sa akin, hindi makikita. Sino makikita nyo sa akin? Yan. Diba? So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay bansa ng magagandang tao. Sana hindi lang panglabas sa kanyuan, kundi pati sa puso. Kaya, Myanmar, ayan, bukas ang bahay ni Pokwa. Yes, para so, sa'yo, diba? Naku, sana makarating sa'yo yan. Talagang ganyan na, you know, pagkatapos ng Miss Universe, doon naglalabasan yung mga, ano, iba-iba pang mga behind the scene ng mga issues. Gaya niyang, ano, si Miss Mexico daw, dapat disqualified kasi kasal na. Ha? Kasal na si Miss Mexico? Ito na nga, Nay. Hindi daw. Ay, makasal na. Kasi nga daw, yung mga lumabas sa picture na parang wedding pictures niya, oh, ay promotional pictorial lang na naka-wedding gown siya. So, hindi po totoo. Single na single siya. At saka nahalungkat din, syempre, at naikumpara ng mga netizens. Yung pagkakapareho ni Catriona Gray at saka ni Miss Mexico. Oh. Nga pareho silang nagsimulang sumali sa Miss World. Oo. Bago sila naging Miss Universe. Ah. Kaya 'di ba ang tweet sa kanya ni ano ni Catriona Gray is if it's your time, it's your time, yes. 'Di ba? If it's your time to shine, it's yes, your time to shine. 'Di ba? Oh, 'di ba ikaw, Jex, ano masasabi mo? If it's your time to shine, your time to shine. Ha? Huh? Inulit lang. Hayop ka. Nakaloka. O, yun, diba? Kaya ngayon, yung ating susunod na contender for Miss You ay naging lesson na yan sa pamunuan o sa namumuno ng Miss You Philippines. Yes. Na next time, sabi nga ni Jonas Gafford, ay hindi na nila papayagan na ang kandidata natin for Miss You ay wala munang social media para makafocus. Ah! So dahil sa sinabi ni Sir Jonas na yan, Nay, para bang kinukumpirma niya na nakaapekto sa performance ni Rabia yung pagbabasa niya sa mga social media comments? Oo, malamang kepweng. Oo, syempre nga, pag nakakabasa ka ng nega, nawawala ka. Yun, feeling ko naka-apekto rin yun. Kaya sabi nga ni Jonas, kailangan naka-focus na sa contest. At wala na munang social media, kaya focus. Ikaw, ano masasabi mo, Jay? Kasi nga, di po ako. Ha? Camera ba to? Di po. Di po ako. Sariningan pa ng opinion ko. And speaking of focus, si Jong Hilario talaga naka-focus sa kanyang baby. Ay! First time dad, kaya maintindihan mo, hands-on siya. Ang sweet! Yes! Kaya tinanong ko si Jong, gaano ka ka-hands-on sa iyong anak? At yan ba yung rason mo kung bakit ka pansamantalang nagpaalam sa It's Showtime tsaka sa Your Face Sounds Familiar? Oo! And babalik ba siya sa Showtime?
Ano sabi niya? Jong, ano pang ginagawa mo? Itchy ka muna! Dali! Everyday, pagkagising mo sa umaga, 6 a.m., 6:30 a.m., punin ko si Sarina, magpapa-araw kami sa taas. May mga 30 minutes to 1 hour. And then after nun, mababa kami at papakain ako ng ibang mga anak ko, ang aming alagang aso, tatlo sila. And then meron kami dalawang ibon, pinapakain ko rin. At yung fighting fish namin, pinapakain ko rin. After nyan, magluluto ako ng mga kainin namin, albusal, tanghalian, gabihan. Pag di na kaya, order na lang sa labas. Then ako rin nagpapaligo kay Sarina dahil medyo takot sila dahil medyo malikot si Sarina. And then tulog, kailangan patulugin. Kung kailangan mag-rest ni Maia, ako magpapadede sa kanya, may the battle. Then, after noon, tawanin, patulugin, palit ng diaper. Yan, lahat yan ginagawa natin. Pero syempre, kailangan natin tulungan si Maia dahil hindi biro yung 9 months na pinagdaanan niya para naipanganak si Maia. Kaya naman, kailangan maging happy si Maia dahil kapag ang asawa ay masaya, pwedeng dumalawa. Ayoko pong sayangin lahat po ng tiwala na ibinigay sa atin ng Makati Sensitive po sa District 1. Kaya naman po, tayo po pinagbubutihan lahat ng mga trabaho na ibinigay sa atin. Kung i-check niyo po ang ating attendance, 95% plus. At kung i-check niyo po sa internet, lahat ng mga resolusyon, sa mga ordinansa, mga magagandang proyekto. Simula nung ako po, kasama po tayo dyan sa mga nagpasa niyan. At syempre po, lalo na ngayong pandemya, napaka-importante po lahat po ng mga proyekto para po makatulong tayo sa mga Makatizens at lahat ng naapektuhan ng pandemyang ito. Sa pamumuno po ng aming napakagaling at napakahusay, napakasipag na Mayor Abby Binay. Dahil gusto ko po yung mag-entertain at makatulong, makagaang ng loob ng ating mga kababayan. Kaya kahit na delikado, ipatuloy tayong magkatrabaho. Pero iba na po kapag pinag-usapan na po ang pamilya. Lalo-lalo, meron na tayong anak. Hindi natin malalaman yung mga nararamdaman ng bata. Hindi sila makapagsalita. Kaya natatakot ako na magkaroon ng virus at maipasa ko sa kanila dahil alam ko kung gaano kadelikado. At ako po ay nagpapasalamat dahil naintindihan po at narespeto po ng Showtime Family ang aking desisyon, ng Your Face as Familiar Family at ng ABS-CBN Management. Maraming salamat po sa pag-iintindi. At ako naman po ibabalik kapag maayos na ang lahat. At tayo naman po patuloy na magpapasaya sa tao. Ayan. Ayun naman pala. Babalik. Oo, pag importante ka pa sa show, may asim ka pa, pababalikin ka talaga. Pero yung minsan may mga nagpapaalam na artista na hindi na makabalik kasi naihiya silang bumalik dahil walang clamor, walang demand. At si Jong may demand, may clamor. At hindi niya napapabayaan, ha? Sinabi niya. Uh-oh. Hindi niya napapabayaan ang kanyang pagiging konsel ng Makati. Anyway, naninibago siguro kayo kung bakit kami nandito. Andito po kami ngayon sa Dream Ridge Resort. Dito po sa Tanay. Yes. Ayan. Nandiyan po ang kanilang Facebook, ha? Mm-hmm. Kung gusto niyo po rito nga bumisita. Yes. At syempre, mag-overnight. Ayan. Mm-hmm. Sakto, bongga dito. Ang dami Instagrammable, yes, na places dito. At saka na area. Ang hangin, ano. Ang hangin, grabe. Ang fresco. Oh. Parang hindi summer, promise. Ang aliwala sa pakiramdam. Correct. Mm-hmm. Ayan, ha. Maraming salamat. Dream Ridge Resort Tanay. Yes. Ayan, diba? Yes. And with that, mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Lord. Kung naibigan niyo pang aming episode ngayon, please comment below. At i-click nyo na rin po yung like button. At syempre, huwag kalimutan, napaka-importante ang notification bell. Pag kinlik nyo yan, ako, kayo ang unang-unang manonotify at unang makakapanood ng ating latest chika update. Okay? Ganun din ang gawin ninyo, ha, sa OG Diaz personalan na to. Yes, ha? Ako may niluluto tayo para, yes, sa kanila dyan. Correct. At hindi kasama yung nasa likod. Ay, subscribe po kayo sa akin. May niluluto rin po ako doon. Para sa inyo. Ha? Apa? Ano yung niluluto mo? Yung ngayon, takbit eh. Niluluto yung ano? Oh, yung
gimmick mo. Oo, para mabigyan kayo ng oh, oh, ayan. At syempre pa, huwag niyong kalilimutan ang aming mga kanya-kanyang channel, ang yes, OG so. Diaz channel. At ang Mama Loy po, please subscribe, M-A-M-A-L-O-I. Kung niyong lingkod, papawas si OG Diaz na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ito yung umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing every kissing is a blessing. Ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Si Jegs may TikTok na, finally. Wow! Pero mukhang mababan na agad. Oh, puro kalaswaan. Puro kalaswaan ang nakalaman ng TikTok. Oo. Gusto mo bang maban? Huh? Comment below. Kaka-start ko pala.